Hello mga kakusina! Ako po ulit, si Ate Angel ng Kusina ni Angel. And for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So meron nga po ako ditong lagayan na microwavable tub na oval yung kanyang shape and nilagyan ko lang po ito ng tig 2 piraso ng chocolate na cake bars. And then, dinurog ko lang to at finlaten ng maigi. Kapag nagawa na po natin yan, bali naka-4 ako na ganito, sinet aside ko lang yan at magready na rin po tayo ng kaserola. Lagyan lang natin ito ng tubig, enough water, kahit 2 to 3 cups ng water. At maglagay rin po tayo dito ng 2 piraso ng kamote. So ang gamit ko po dito ay yung dilaw at hiniwa ko lang po ito ng pa-cubes, yung maliliit lang para mabilis siyang maluto. And kapag nailagay na po natin yan dyan, pakuluin lang natin ito bago gagawin pa po natin yung next procedure. So kapag nakuha na nga po natin or naluto na natin ng maigi yung ating kamote, i-drain lang po natin ito, ilagay sa isang lagayan. Tapos, huwag nyo pong itatapon yung tubig na pinagpakuluan natin ng ating kamote. I-set aside yan bago gamitin ulit natin yung ating kaserola. Habang nakaset aside yung naluto natin na kamote, ito po yung pinagpakuluan niya, ibinalik ko lang sa ating kaserola. Bali, kumuha lang po ako doon ng 2 cups ng water. After po noon, naglagay na rin tayo dito ng 1 can or 360 ml na evaporated milk. After adding ng ating evaporated milk, magsunod lang po tayo dito ng 390 grams of condensed milk. Kapag napagsama-sama na natin yan dyan, mga kakusina, maglalagay na rin po tayo dito ng isang sachet or 24 grams ng unflavored jelly powder, yung color white lang. Ayan, so ilagay lang natin to dito lahat mga kakusina at maglagay na rin tayo at least 1/2 teaspoon ng vanilla essence or vanilla extract. Kapag napagsama-sama na po natin yung ating mga ingredients, dito sa ating kaserola, hahaluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa mag-combine sila at ma-fully dissolve yung ating jelly powder. Kapag nangyari po yun, pwede na nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat and then hihintayin po natin na kumulo yung ating mixture. So habang hinihintay po natin kumulo yung ating mixture at continuous po natin tong hinahalo, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din po kayong Instagram, pakifollow na rin ako doon, Kusina ni Angel. And syempre, kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mo rin mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakasina, once na kumulo na po yung ating mixture, kunin lang po natin yung ating lagayan kanina na pinaglagyan din natin ng mga chocolate cake bars. Tapos po, ito naman yung kamote na pinakulo natin kanina, yung pinalambot natin. Maglagay lang tayo ng tamang amount and then maya-maya po ay isalin na natin yung niluto natin kanina na white mixture. Kapag naisalin na po natin yan dyan, nasa sa inyo na kung gaano karami. Basta huwag nyo na lang apawin. Tapos, yung matitira na kamote, ilalagay lang natin siya sa ibabaw as toppings. At, kapag nailagay na po natin yan dyan lahat, palalamigin lang natin to. And then, maya-maya po, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. At ayun na nga mga kakasina, once nag-set na po or nag-firm na yung ating recipe, this time, pwede na po natin yang i-enjoy. At ayun na mga kakasina, tapos naman po ang ating easy and creamy na kamote jelly cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At kung isa ka din sa dessert or kamote lover, say hi Angel sa ating comment box section. Yun lang mga kakusina, thanks for watching and enjoy this video!